Magandang umaga po mga katangke, si Catering. So bago tayo magpalitaan sa ating operasyon at sa mga huling kaganapan sa ating ika nga industriya, ay sabayan natin ng pagkain ng pansit na pambahaba ng buhay. Okay, so unang-una ay shout out muna tayo, no? Mag-promote muna tayo ng ating LPG-han. Unang-una, unahin natin si yung bagong pasok sa ating kulto, si Irils. Irils LPG Trading daw, no? Catering, pakibati mo naman ako, sabi niya, paki-shout out mo naman ako sa susunod na vlog mo. Kaya Irils LPG Trading, saan ba itong Irils na ito? Dapat pagka ho nag-comment kayo ng inyong pangalan ng inyong LPG store, pakilagay din po yung area para mas maayos nating may shout out, no? Baka may nakikilig at na nanonood sa ating mga ilang mga suki, di makatulong, no? Ano po? Tignan po natin. No? Shout out kay ayan. Patawin na natin si Irils. Oh, hello po. Pabanggit po ng name ng aking store, Irils LPG Trading. Yan, okay? Ma'am Mary Grace Manangkil. Shout out po sa inyo at mabuhay po kayo. Kumusta po ang inyong mga dokumento? Nakapag-renew na ba kayo? LTO na mahawak ninyo or SCC pa lang? Okay. Anyway, sa lahat po ng ating mga katangke, huwag kayong makakalimot na tayo ay magkita-kita sa Marso 2 at 3. Oh, ewan ko kung dalawang araw ang aatinan ko. Dalawa kami ni Mrs. kasi dalawa yung outlet natin. Siya ron, isa ko dito. So, dalawa kami. Sa SMX, International Convention Center sa Pasay. Okay, kayo ba ay naimbitahan na ng inyong mga sponsored supplier? Oh, lahat ng gusto po ninyong itanong doon, anyway, hindi naman lahat, no? Siyempre, yung pinaka masustansyang tanong na gusto yung malaman, itanong na ninyo tungkol doon sa requirement ng LTO. Tungkol doon sa posibleng itanong ninyo, tungkol doon sa proseso. Ano ba yung SOP pag magsasagawa ng mga inspection? Ayan. Ano ba yung composition? Ayan. Importante po yun. Ano ba yung hahanapin? Ano ba yung karapatan ni outlet? Ano ba yung hahanapin namin? Kung sakasakali yung may darating sa amin? Ayan. Ano ba ang pwede naming i-counter kung sakasakali? Kasi may mga ganito eh ka. Basta-basta nilang nangungumpis ka. Kahit na nasa daan, kukumpiskay nila. So, yung mga importante in relation doon sa, kasi nandun naman po yan eh, power naman kasi nila yan, no? To do the inspection, to check and monitor the regulation function ng Department of Energy, no? So, but then tanungin na ninyo yung pwedeng makakapagpatib, medyo pang ano naman natin, ano ba, tama na lang bang pinapasok na lang ba tayo sa pwesto natin, tama na lang bang kukumpisikahin yung ano natin, ano ang mga saklaw ng kanilang kapangyarihan na ipaliliwanag naman, kasi nandun naman po yun sa Republic Act 11592. Now, kanya nga lang, siyempre maganda na malinaw yung ibang aspeto na katulad niyan, ano ba yung hahanapin natin sa mga inspektor. Ito ba pagka pa tumanggi na ibigay ang kanilang mga ID, ibigay yung kanilang mga mission order, kailangan bang hanapan ng mission order yan? O pagka mission order ay iba yung tinutukoy, so pwede ba tayong pumalag? So yun ang mga pwede nating iklaro. No? Wag ho yung mga tanong lang ng mga sayang naman yung laway, sayang naman yung pagpunta natin doon. Okay? Mag-prepare na po kayo ng pinaka-the best ng mga tanong ninyo. At ito pa, magandang tanong ito. Tama ba nakukutahan tayo ng isang supplier ng 60 o 20 o 30 o 40? O prerogative nila yan. Wala namang problema din kung prerogative nila. But then, pagka ikaw ba ay kinumbinsi bumili halimbawa ng ganito,
Ha, nakasundo na ikaw ay gagawin yung dealer pero ayaw kanyang isyuhan. Ah, ng supply agreement, ano ang kailangan mong gawin? Oh, di ba? Oh, 'yun mga bagay na ganoon. Itanong na ninyo, andun malamang doon, maraming pupunta pong mga legit na supplier doon. Ah, kasama na diyan ng Petron Solen, yung malalaking ano na 'yan. Ah, high fuel, high top, pupunta po 'yan diyan. Tanungin na ninyo. Oh. Tanungin niyo na rin yung mga tinatanong-tanong ninyo diyan na bakit po ganito ang City Hall. Pagka ho magre-renew kami o pagka ho kami ga-apply, hinihingan po kami ng isang set na ganito na klase ng brand. Ha? In Caloocan, in Valenzuela, somewhere there. Tanungin na ninyo. Huwag tayong matakot. Huwag kayong magano, no? O, meron akong nabasang, meron akong isang union nabasa doon na union di umano ng LPG na nag-i-invite na magkaroon ng ng assembly. Oh, maganda po yan. Maganda yung hangarin natin, Mr. Ranilo Bayon, Ranilo Dilay. Actually, nag-friend request yata siya. Anyway, mag-ano po ako sa inyo, Mr. Danilo. Eh, agree po ako dyan na bumubuo po tayo ng isang samahan ng mga LPG dealers at saka LPG retailers. Mas mainam sana. Okay naman yan, LPG dealers, LPG retailers, but make it sure na mapoprotektahan din, mabibigyan din ng interest dyan yung retailer. Kasi iba talaga ang retailer sa dealer. Ano po? Kasi doon pa nga lang sa presyo, nagkakatalo na ho tayo eh. Baka mamaya, customer ko, customer mo din. Diba? May mga ganong labanan dyan eh. Totoo po yan. Kasi ang dealer, pwede siyang pumunta sa end consumer. Pero sa end consumer, hindi siya pwede. Ay, si retailer, hindi siya pwede maging dealer. Retailer nga lang siya eh. Yan ang dapat yung basahin sa Republica 11592. Kung ano yung ano ng retailer. Retailer ka eh. Could you become a dealer? Yes, but provided na ikaw ay baguhin mo yung accreditation mo, baguhin mo yung certification mo. O certified ka ni brand as dealer, walang problema. But the thing is, dealer ba ang iyong ano ng ano sa DOE? Kasi mayroong dealer diyan eh, may hauler diyan eh, may distributor diyan eh. May retailer diyan eh. Pwede bang retailer ka at same time dealer ka? Pwede 'yon. Yung mga Colorum style, mga Ninja Moves, di ba? Yung may outlet ka pero hindi mo makita yung showroom, 'yon mga Ninja Moves. Yan ang mga tinatawag na Ninja Moves. Anyway, so sa March 2, yan ang gusto kong ano niyo, no? Hari nawa na isa sa mga kasama natin ay makapag-itanong yan. At para ano, then maganda na i-ano natin para alam natin ang gagawin natin. Ito pa, no? Tanungin nyo rin, isang magandang dapat itanong po dyan yung mga ginagawa ng ating ano ngayon. Kasi nasa LPG law, provision ng tampering. Ito bang paglalagay na ito ay baka mamaya ho kasi bandang huli itong mga composite team na ito na pupunta sa atin ay hahalukayin yung mga ganyang klase ng issue ng tangke na where in fact itong mga brand na ito nagtatampering naman talaga. Di ba? Yung pangalan na nga lang itinatakpan, nakalabas yung gas, yung etch. Yung E, nakalabas pa. Yung Shen, natakpan. Kita mo? That is some sort of tampering actually. But then, yan na yung practice. Hindi lang naman si Regasco ang gumagawa niyan. Hindi lang naman si Price Gas. But kung makikita ninyo, lahat po ng mga, kahit ng mga big brand po yan, ay may mga metal plate na tinatakpan yung original brand. For example, dating Caltex yan. Yan naman siguro naman, hindi ko lang alam, no? Kung yung mga yan ay nabili nila nung araw, walang problema. But then, itong mga brand na umiikot na for the sake of having a large volume of LPG cylinder tank in circulation under their brand, ginagawa na nila, instead nagmamanufacture sila ng bago, ay minomodify nila. Ha? Minomodify na nila hanggang sa matawag na nire-requalify din yung ano. Bagong-bago yung tangke, ha? Bago lumabas yan, nire-requalify yan. And that is, pag bago yan, 10 years and then 10 years ang requalification yan. Pag luma, 5 years. So, every 5 years, nire-requalify.
Ah, magandang umattend po tayo doon, mga katangke, no? Oh, iniimbita natin diyan si Alfonso E. Baltazar, ng AEB General Merchandise, no? Umattend ka doon, utol, at nang sama-sama tayong makapagbigay man lang ng konting input at makapagtanong doon sa mga panel doon ng DOE at saka DTI ng iba pang ano, no? At sa lahat po ng mga katangke natin, yan siyempre. Alright, so ayun, no? Shout out po kay E-Reels na Trading, LPG Trading, katulad po ang sinasabi natin sa inyo. Tayo naman po ay hindi sikat na vlogger, no? Tayo po ay isang hampas lupa lamang, no? Masaya lang po ako na kung ano po yung aking mabasa, kung ano yung aking matutunan ay binabahagi ko lang po sa inyo. Pero of course na hindi tayo 100% perfect, no? May mga issue po tayo, may mga concern po tayo, may mga aspeto po tayo na hindi naman natin totally expertise. So, binabahagi lang natin, no? Yung ating mga day-to-day encounter, ha? Sa ating shop, sa mga customer, pagdating mo dun sa pwesto, sa labas, so yan, binabahagi po natin yan. And then, siyempre, si JDB Trading ng Project 8 Quezon City. Ayan, actually may nagtatanong sa akin kanina, no, JDB, kaya lang gusto ko itang ibigay nyo rin siguro hanggat maaari yung inyong contact number doon sa comment section para, ano, ilagay nyo lang doon kung kayo ay kapkabin, like for instance, isang taga Maribeles, kapkabin, o lagay mo doon yung number mo para pag may nagtanong sa market, ipo-forward natin yan. Masaya tayo na hindi lang ano, no, pag alangan namang benta ko yung taga Maribeles, ibigay niyo po yung contact number para pagka may mga suki tayo dyan na nagtatanong o mga ano natin sa vlog, i-forward po natin yung number niyo. Malaking bagay na po yun. Ha? Na tulong ko rin sa inyo. Hindi lang po itong pagbibigay ng ano. Wow. So, sino pa? Dali lang po at may customer, ano. So, ito pa, no? Tip. Tip po natin, pagka ho may mga video po kayo ng mga pagtaas ng presyo ng LPG para ho makatulong sa inyo sa pagpapaliwanag dahil alam niyo naman ng mga customer. Magaling lang manood ng TV pero pagdating yung sa bahagi na nakakaapekto sa kanilang sa presyo ng kanilang LPG na nakakalimutan nila yon, so mainam ho, binibidyoan ho ninyo yon, o kaya pagka ho kayo nakakatanggap ng mga informasyon sa ating grupo at may video po, isave po ninyo yon. At pagka ho meron ho kayong mga customer na nagtatanong tungkol doon sa pagtaas, pwede nyo pong isend sa niya kanyang messenger kung kayo po ay magkaibigan, kung kayo po ay may contact, o kaya naman, pwede nyo pong ipanood yon para hindi lang ho yung paliwanag yung nanggagaling sa atin. Dahil magkaminsan at madalas, nang akala nila, yung pagtaas po na yon ay sa atin lang ho nanggaling, o inisyatibo lang ho natin yung pagtaas. So far, napakabagal ho ng ating benta talaga, hindi lang yung basta matumal, talagang dalawa tatlong araw na walang movement ang isa nating brand. Ito ngayon, nagbigay siya ng announcement sa atin kahapon, mukhang magbababa siya ng 10 piso, 5 piso at 3 piso. Malamang nakaramdam din dahil yung mga truck nila laging puno. Talaga hong malaki, marami ang naninibago na talagang yung kanilang tangke sa halip na kaagapay na ngayon ng ito sana yung ano, panlaban natin para dapat dahan-dahan yung ginawa nilang pagtaas na yan yung pagbabago nila na yan Naintindihan ko sila kasi yung kanilang hauling services, yun ang napakalaking advantage nila, no? Kaya lang yung advantage na yon ang naging dahilan kung bakit tumaas yung kanilang presyo. Dahil naman sa pagtaas ng presyo nila na halos katumbas na nila sa Petron Sulayn na madalas nilang banggitin pagka during the meeting, magkano ba si Petron? Magkano ba si Sulayn?
Tignan nyo naman po yung tangke ni petrol, tignan nyo naman po tangke ni Soleil kesa sa tangke natin. At saka tignan mo naman ang maintenance capability at saka performance ni petrol at ni Soleil. Ewan ko lang, no? But so far as tank is concerned, tignan ho natin. Kanya ho, huwag naman ho natin basta justify lang na kumo dahil sa hauling services. Pero dati rin naman ginagawa ni Soleil niya. No? Pero sana naman, naging dahan-dahan ho ang pagbaba ninyo, ang pagtaas ninyo. Eh, nangyari niyan, halos malampasan na ninyo si Fiesta Gas eh. Ah, mas mataas pa nga yung presyo sa akin ng Fiesta Gas, regas ko ngayon kaysa ni Fiesta Gas eh. Dahil ako naman, hindi naman direct ng Fiesta Gas. No? Siyempre, may supplier ako, iba rin ang ano, so, magpapatong po tayo. So, doon sa patong ko na yun, lumalabas na mas mataas na si regas ko sa akin kaysa si Fiesta Gas. Oh, halos magkatumbas na sila. Ano ba yan, di ba? Oh. Eh ngayon eh balibalita ko, balibalita lang naman, no? Talagang unahan ka talaga ni Price Gas diyan dahil open siya for hauling, Kaya since open siya for hauling, yun ang difference ninyo, ano? Yun ang difference ninyo. Siya, pumunta ka sa planta ko. Okay? Pumunta ka sa planta ko, kakargahan ko yung mga tangke mo. Oh, with less with big difference in terms of price per kilo. Oh, ngayon, yun naman ang sinamantala ng iba nating mga kasamang dealer. Siyempre, profit is the name of the game, di ba? Yung net income is the name of the game. Yung gain is the name of the game. Ika nga eh. Na-appreciate ng mga tao. Dahil mas mura ng 100 pesos eh. Oh. Ha? Kaya niyang tumapat doon sa mga haliparot at mga pintados. Oh. Na branded din siya. Oh. Na halos pareho lang din naman kayo ng kalidad ng tangke. Oh, ano pa? 'Di ba? Oh, ngayon, itong mga maliliit na outlet na hampas lupa na katulad ko, doon ako pupunta sa mga hauler, na dealer nito, dahil kayang magdala ng ano. With yun ngayon ang panlaban ngayon ng kabilang ano mo, no? Oh, ito sinasabi ko lang din sa inyo para at least aware kayo. Ha? Hindi, alam kong aware kayo, dahil dami yung mga magagaling na marketing officer diyan at mga internal intelligence officer. Sa mga plaza inyong mga pasilidad. Ha? Ngayon, masaya kayo na dadagdagan yung presyo ninyo, ang problema sino magsasuffer? Lahat tayo magsasuffer. Bakit? Ayan o, imbis na mabilis ang turnaround ng inyong mga tangke, mabagal. Imagine mo. Oh, dati, di ba? Napapansin. Ito, it's just a personal experience as an outlet. No, ayan nga. Lahat yan eh. May direct chain on reaction yan doon sa ating sales. Siyempre, hindi lang sa sales ko. Yung sales ko, magbubumirang din yan doon sa sales ninyo sa tank, sa inyong truck. Ilan na binabagsak ninyo. Lana, di ba? Dami. Pati nga yung mga crew natin, nag-ano na dahil bigat pa rin ng kanilang dala. Isa ka pa. Ha? Magkano yung Fiesta Gas, oh? Napakaganda ng tank nila, oh. Ha? Napakakinis, oh. Magkano? Ha? Kaya, so ayan po ang totoo yan. Ngayon, ha? Huwag naman natin pag-usapan yung presyo na yan. Nakaka-stress. Huwag natin anuhin yung pag-usapan yung mga stress. Oh, si Kasuki. Shoutout din si Kasuki ng Gentres, Kalawan, Laguna. Ito pong mga binabanggit natin, Kasuki, ay mga legal po ito, no? At talagang maayos po ang tanki. Puntahan nyo po yan kung malapit po kayo dyan. Sino pa? Ayan, of course, si JDV De Vega, no? JDVG, LPG, trading ng Project 8 Quezon City. Okay, so magkapitbahay tayo, no? Pwede mong ibigay sa comment section yung number ng, yung kahit yung service po ninyo, walang problema. Para in case na may customer na pwede nating i-ano, o di magkatulungan pa tayo, no? Magkakatulungan pa tayo yan, baka pwedeng kumita pa ako sa inyo. Kay Marionel Sibanes ng MSLPG. Ayan, ito yata yung taga saan ito, si Marionel Sibanes. Si Marionel Sibanes, matagal na hong ating taga-subaybay ito eh.
Oh, nagselos na yata, sabi niya, eh, Catherine, madalas ako manood ng inyong mga video. No? Oh, ayan. Ha, sandali lang po at mayroon tayong suki. Ayan, kasi na, medyo, siyempre, priority natin ang customer. Yan ang buhay natin eh. Ha? Sabi ko nga sa rider ko, may pambayad lang sa'yo, may pangrenta, may pangkain tayo, okay na tayo dyan. Huwag na tayong mag-expect pa, basta tuloy lang ang marketing, tuloy lang ang flyering. Ha? Oh, siyempre, yung mga hindi nagpapa-shoutout, i-shoutout na rin natin. Yung mga Alta Sociedad na membro ng LPG. Si Mr. Ray Cunanan. Ray Cunanan, ha? Na taga Nueva Ecija, na dito sa Milagro. Okay? Sino pa? Si Randy Dispo. Huwag natin kalilimutan niya. Si Randy Dispo. At saka itong tanong ni... i-congratulate natin si Mr. Regen Roma Guerra. Sabi niya, Catering, meron na raw siyang ano eh, may business permit na raw siya eh, panalo siya, di ba? Oh. Panalo siya kung may business permit na siya. Ayan. No? Yun na lang, importante, may makain, ha? Oh. Tuloy lang, sipagan lang ang marketing, sabi nga, no? Balikan natin, no? Si maganda yung tanong ni Roy Maguera, very practical. Sagutin natin. Si Mr. Roy Maguera, baka sabihin niya, suplado si Catering. Salamat Catering, nakapagsimula na din ako. Wow, well, very good. Nakapagsimula na raw. Anyway, sabi niya, Catering, may tanong ako, sino humahawak ng cellphone delivery mo? O siyempre, kung cellphone delivery, yung cellphone para sa rider, meron tayong cellphone para sa rider. Ha? O, kung nakikinig ka, Regen Roma Guerra, meron tayong cellphone na SIM card natin, the same time unit natin, na naka-issue kay rider. Ito, ang purpose nito, para along the way, matawagan mo siya, ma-follow up mo kung nasaan na siya, kung kumusta, anong nangyari din. Likewise, makapag-report siya sa'yo. Yun ang purpose nun. Okay? Then, at the same time, siya mismo, pwede nang makipag-communicate, ikaw ang magbabayad nun, ng kanyang load. Ha? Yung ano lang, malilit lang na cellphone. Oh, ikaw, bahala ka. Kung gusto mo, bumili ka ng iPhone. No? Kaya, ano, yung mga ordinary na Android, para nawe-waste niya. Mas maganda rin po yun. Bakit hindi? No? Then, para ma-communicate niya yung customer, para mabilis ang transaction. Ah, hindi yung tatawag sa si customer, tatawag ka sa kanya, tatawag ka ulit ni customer. Diba? Oh. Kumakain po ng oras yan. Oh. Then, para na rin at the same time, kung itong si rider ay kukuha ng mga number ng mga customer, doon niya ipapasok. Ah, para maiwasan na kung kailan nagkaroon kayo ng hindi magandang unawa ni rider. Oh, aalis siya. O ngayon, dala-dala niya lahat yung number ng mga suki mo. Pagpasok niya sa isang LPG store, natural. Pag tumawag sa kanya, hindi niya na papaliwanagan yun. Pag tawag, dala niya na yun, dadalhan niya na. O, iba na. O, di ba? O, Regen, at sa iba pa nating mga katangke, napaka-importante po ng cellphone. Dapat cellphone natin. Hindi cellphone na ni rider. Okay? Pero cellphone natin, na-inisyo natin kay rider. Alright, so, Regen Roma Guerra, sana natugunan ko yung tanong mo. Ano? Ganyan lang naman na gusto ko mga tanong na kaya sagutin ni Catering. Mga practical lang. Huwag mo tatanong yung mga malalalim. Ha? Okay, itong si Mr. Congratulate din po natin at supportan po natin yung naging desisyon. Masakit man sa kalooban at napapaluha pa nga siya si Mr. Juan Nanyasan Alejandrino. Ayan, Mr. Juan Nanyasan Alejandrino ng 146 LPG. Kami po, sa ngalan ni Catering, ay sumasaludo sa iyong naging ikanga ay desisyon na humiwalay na sa inyong mga pintados na yan. Ha? At tuluyan ng mga kalidad di kalidad na tangke ang ibenta natin. Total, sabi mo nga, napakatagal mo na rin pinakinabangan at pinagsilbihan ka ng mga tangke na yan. Ilibing mo na yan, kapatid. No? Ibigay mo yan sa supplier, pa-requalify mo, tatakan na nila ng brand nila para lang masunod yung 11592.
Ah, at sana naman sa mga iba pa diyan na mga mag-LPG, eh ano rin na natin, sumama na po tayo sa ano na ito. Dikain na to na ibenta tayo ng maayos na tangke, ng dekalidad na tangke. Ha? Huwag po tayo magbebenta ng mga nakakatakot na klase ng tangke. No, eh sa simula lang po 'yan na tayo eh gagapang na natural po 'yan, hindi sana yung mga tao na ganyang presyo at saka ganyang klase, hindi nga nila alam yung tinatawag na brand eh. Ah, sabihan mo sila ng brand, pagagalitan ka pa. Ayun. Kaya okay, yung sabi ko kanina, no, yung isang kapatid natin dito sa Quezon City. Ako ay interested, no, na sumama diyan, oh, sa assembly na yan. Sana hindi mapolitika yan, ano, ang gusto natin eh, yung interest po natin bilang mga LPG dealer, LPG retailer, ito ay para ma-counter din natin yung mahawakan din natin itong mga malalaking planta na ito na may mga brand, kasi basta-basta na lang din sila eh, ha, wala silang ano eh, walang samahan na malaki na pwedeng makipag-usap sa kanila. Kung tayo-tayo lang, ngaw-ngaw lang tayo ng ngaw-ngaw, pasend lang tayo ng send ng ating feedback sa kanilang messenger. Wala rin naman eh. Wala nangyayari. Basta lang magbabagsak sila ng kung anong gusto nilang presyo. Unahan na nila itong victory na ito. Ayan ang nangyayari. Kaya tama po yan. Supportado po ako dyan. At kung ano po yan, encourage ko po yung ibang makasama natin na let's join the group. Let's join the association or union, kung union po yan. Pero siyempre, ang sinasabi nga natin, hoping na ito pong samahan na ito, the primary interest or objective of this is really to advance the interest of LPG retailer in terms of quality of tanks, in terms of price, in terms of implementation of LPG law. Okay? So, katulad ng sabi natin, magkita-kits po tayo sa March 2 and 3. At sana ay maging maganda ang maging output nito, ay dudulot nito sa atin. Lahat po ng mga tanong natin na nakatago diyan sa ating baul, isama na po natin. Huwag na ho kayong mahiya. At siyempre, magpa-photo ops na rin po tayo doon para may lagay ko sa page ko yung ating mga kasuki diyan. JDB, sama ka ba diyan? Ha? Mr. Ikunanan. Hoy, si Randy Dispo, tsaka si Camille, kumusta? Sa La Union, nakapunta ba kayo nung last summit? Alam ko, summit naman yata ngayon sa Pampanga. Yung mga kasama natin yan. Abay, pagkakataon na po natin yan para mismo sila ay may paliwanag. Ito may importanteng provision doon sa 11592 na ito. Alright, so shout out din, siyempre ulitin natin kay AEB. Yung ating kapatid dyan sa Sampaloc, at alam ko meron din dyan sa ano, no? Sino pa ba? Okay, shout out din sa'yo, Mr. Regen Romaguera. Alright, so ganun po, no? At maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag natin pansinin yung mga katumalan na yan. Tuloy lang ang marketing natin. Life must go on. Tuloy-tuloy lang po tayo. Maraming salamat po.